Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang poon. Mag-iwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod ng iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtan ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa ang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, nananalig sa Diyos si Abraham dahil dito siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala nandi dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong ang mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao
na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos, sinugaw sa galak ang lahat ng taong sa kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Tumayo na po ang lahat. Na maaasahan kami iyong kaawaan, kalingain at damayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaraksa ang libo-libong tao, anupat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadora ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang matatago na di malalantad. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag. At anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan. At pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulit sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat.
Ang ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ay nagsasabi sa atin sa araw na ito, sa misang ito, patungkol sa kanyang ebanghelyo, sa kanyang salita, na sinabihan tayo, "Huwag ninyong katakutan ninyo yaong sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan." Bakit po ba sa aking pagninilay, bakit nasabi ito ng ating Panginoong Hesukristo? Sinabihan niya tayo na matakot tayo sa Diyos. Kasi kapag matakot tayo sa Diyos at natatakot tayo sa Diyos, ay sinusunod natin ang kanyang kalooban. At ano ang kalooban ng Diyos? Ito ang kalooban niya na huwag tayong gumawa ng kasalanan. Kung takot tayo sa Diyos, takot din tayong gumawa ng kasalanan at sundin ang kanyang kalooban. Yan ang takot at pangamba din ng Diyos. Kung may takot tayo sa Diyos, may kinakakatakutan din ng Diyos. May pangamba din ang Diyos sa atin. Ano yung pangamba at takot ng Diyos sa atin? Na ikaw tao, na ikaw mananampalataya, na ikaw tagasunod ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, isang deboto, ay malugmok ka sa kasalanan. Ay ikaw ay malugmok sa maraming pagkukulang, mga kahinaan na iyong nagawa. Ayaw ng Diyos na ikaw ay magkasala. Sapagkat kung ikaw ay magkasala at lugmok, naglugmok ka na sa kasalanan, ang sabi dito sa ating Panginoon, huwag kang matakot kung ano man yung nakakasira sa iyong katawan at wala namang epekto. Bagkos ang katakutan mo, yung makakasira sa iyo at itong makakasira sa iyo ang maghahatid sa iyo sa impyerno. Yan ang kasalanan. Kaya takot at pangamba ng Diyos na ang kaluluwa natin ng isang pinakamamahal natin, ang pinakamamahal ng Diyos ay mapunta sa impyerno dahil sa kasalanan. Kaya nga sa ating unang pagbasa ay sinabihan tayo ng Diyos, mapalad yaong ang mga pagsuway ay pinatawad na at ang kasalanan ay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot ng Diyos. Kasi nga uulitin ko, ang pangamba at takot ng Diyos na ikaw ay gumawa ng kasalanan. Kasi ang kasalanan, yan yung naghahatid sa iyo sa impyerno. Kaya sa pamamagitan ng sakramento ng pangungumpisal, binuhos ng Diyos ang kanyang grasya at kanyang biyaya sa sakramento ng pangungumpisal upang ikaw ay mapatawad. Upang ang mga kahinaan mo, malaki man yan, mga pagkukulang mo, malaki o maliit man yan, patatawarin na ng Diyos sapagkat ayaw kanyang maimpyerno. Gusto ng Diyos na ikaw sa huling yugto ng buhay mo ay makasama kanya sa langit. Yan ang takot ng Diyos. Ang takot ng pangamba ng Diyos na hindi kanya makasama sa langit. Ang takot ang pangamba ng Diyos na ikaw ay gumawa ng kasalanan at sa huling yugto ng iyong buhay ay hindi kanya makakasama. Gusto ng Diyos, dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo, makasama kanya sa kanyang kaharian. Kaya nga sa pamamagitan ng sakramento ng pangungumpisal, iulitin ko, tayo ay inanyayahan na tumanggap ng sakramento ng pagpapatawad sapagkat ito lang ang tanging paraan, ito lang ang tanging way na mapatawad tayo ng Diyos sa ating mga kahinaan at ating mga kasalanan. Then, the challenge for us after we receive the sacrament of confession, ang pagpapatawad ng Diyos, una, iwasan natin na tayo ay magkasala muli. No? Umiwas sa kasalanan
at magpunyagi na mamuhay sa kabanalan na naaayon sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko po mga kapatid, kung ang sabi ng Diyos, ang totoong katakutan ninyo ay matakot kayo sa Diyos at matakot kayo sa kasalanan. Meron ding takot at pangamba ang Diyos. Natatakot siya na sa huling yugto ng iyong buhay ay hindi kanya makasama sa kanyang kaharian. Magsitayo pang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananako ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo na mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, ng Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo na po ang lahat. Buong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Anak at tinapay-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas sa butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa'yo.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagpuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga umo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Tumayo na po ang lahat. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan
ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. 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 Sa tugubilin ng mga nakagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw. At patawarin mo kami namin kami adiyas sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat.
at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Dumuhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Iligtas sa kapahamakan at
poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan na Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.